Hello guys! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay napapansin nyo na parang itong mga nagdadaang araw ay lagi na lamang pong may tensyon or laging may pag-aaway sa inyong pamilya? Gusto nyo po ba na ma-reverse po ito? Instead na pag-aaway ay mamuno na mapuno ng pagmamahalan, mamutawi ay pagbibigayan, pagmamahalan sa inyong pamilya. Kasi alam nyo po ba mga bossing, kung kayo po ay ganyan ang nagaganap, yung away-away po palagi, kayo ng inyong mister, kayo ng inyong misis, kayo ng inyong pong mga anak, hindi magkasundo, yan po ay nalayo po ang swerte. Kaya po mga bossing, kailangan ma-reverse po ang pag-uugali po ng bawat isa. Kahit hindi nyo po ito baguhin sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, ay mapapansin nyo na unti-unting pagbabago po ng kanilang pag-uugali. At instead na bangayan araw-araw, ay pagbibigayan at pag-uunawaan ang magaganap po sa inyong pamilya. Kung kayo po ay nakakaranas ng ganito sa inyong pamilya na nakaka-pressure mga bossing, hindi po lalapit talaga ang swerte. Kahit ano pong gawin yung pampaswerte ay lalayo't lalayo po yan. Ang naiinganyo po ninyo ay mga negatibo na siya nagiging dahilan kung bakit dumadami na dumadami ang negatibo, dumadami na dumadami ang problema at pag-aaway na matindi ang nagaganap sa inyong pamilya. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Kaya po mga bossing, na naishare ko nga po sa inyo na lagi ko pong nababanggit, lahat po ng mga problema natin pinagdadaanan ay may kanya-kanyang solusyon. Basta't perpektong sangkap at tamang pagkakagawa at may lubos kang paniniwala, walang dahilan para magtagal ang mga problema niyong pinagdadaanan. Marami po kong kakilala na ganyan ang nagaganap, lalo-lalo po sa panahon ngayon, kasi sa init ng panahon, nakaka-pressure ang mga nagaganap pa, nadagdagan pa ng mga nagaganap, ay talaga namang nakakasigaw sa langit na siya nagiging dahilan kung bakit dumadami ang mga dahilan kung bakit lagi silang nag-aaway. Una, sa pampinansyal, tapos yung sunod ngayon ay iba't iba na ang mga... Kasi may nakakausap akong bossing ko na ganun ang pinagdadaanan din. Marami-rami na po sila. At marami na rin akong kakilala na ganyan po ang pinagdadaanan. Kaya kailangan po mga bossing ay iwaksi po muna natin yan mga bossing para mag-flow po sa atin ng swerte. Para ang hirap po kasi ng ganun, yung sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay away-away po palagi. Mahirap po ang ganyan mga bossing at ang wini-welcome nyo ay negatibo. Ngayon po mga bossing, ano po ang gagawin po natin? Kumuha ka ng isang papel, isang ballpen. Tapos sulat nyo po yung date kung kailan nyo itong gagawin at isulat mo muna ang inyong tunay na pangalan, apelyido, tapos kuwit. Kumbaga kung sinong gagawa ng kahilingan na ito ay kanyang tunay na pangalan at apelyido. Pagkatapos po dito ay sabihin po natin ang lahat ng miyembro ng ating pamilya ng tunay na pangalan at apelyido ang ating sasabihin po dito, ang ating isusulat. Kasi po mga bossing ko, kapag po gumagawa ka ng ganito, kailangan po tunay na pangalan at apelyido. Hindi po tatalab kapag po mga nickname lamang. Ngayon po, isulat nyo po lahat ang miyembro ng inyong pamilya na nakatira sa loob ng inyong tahanan. At pagkatapos po nito, alam nyo po ba yung mga bulaklak na mga jasmine flower or jasmine flower? Yan po yung kababango na mga sampagita, mamimili lamang po kayo dito kung anong meron kayo. Sampagita, kalachuchi, rosal, ayan. Basta yung mga bulaklak na kulay puti na sobrang bango. Ayan. At pagkatapos po nito, siguro pag sampagita, mga 7 piraso. Tapos pag kalachuchi, mga 3 piraso. Pag rosal, mga 1 piraso lamang. Pagkatapos po nito, iipit nyo po siya doon sa inyong wishing paper. Isusulat nyo po dito lahat ang miyembro ng pamilya. Kahilingan na pagkakasundo ng miyembro ng pamilya. Lahat-lahat na po, itutodo-todo nyo na. Ang masasabi ko lamang po mga bossing, dahil ang mga wishes na ganito ay wala pong bayad, kung kaya't sasamantalahin nyo ang pagkakataon na itutodo-todo nyo ang inyong mga kahilingan. At kapag na itodo-todo nyo na ang kahilingan, okay na lahat. Pangalan po ninyo sa pinakadulo, pangalan nyo po muli,
Tapos, ipilido, pagtapos kuwet, pagtapos signature. Pagtapos, kailangan na signature ay pataas para magtagumpay po tayo. Tapos, ipicture po yung bulaklak na kung ano po meron kayo sa aking mga nabanggit. Lagyan nyo ito ng konting asin para walang kumontra sa lahat ng mga ninanais ninyo para mabilis matupad kung ano man ang ninanais po ninyo. Tupiin nyo po ito, mga bossing. At pagkatapos po nito, mainam na ito po ay... Meron po ba kayong kandilan dilaw? Mainam po sa kandilan dilaw, mga bossing. Yung kandilan dilaw, ipapatong nyo lamang po dito sa inyo pong papel. Pero kung hindi nyo may papatong, kasi syempre nakaumbok, siguro kahit sa pinakadulo lamang ng mismong papel, mainam po, mga bossing, sa mismong papel po siya. Siguro iisod mo lamang yung bulaklak na nakaumbok, isod nyo, tapos sa mismong papel, kahit sa gilid nyo ilagay, basta importante doon. Pagkatapos po nito, mga bossing, mainam ang gagamitin nyo dyan ay payat na kandilang maliit. Pero kung wala kayong payat na kandilang maliit, ay di yung malaki na lang, kaya lang iintay nyo na maubos to. Araw-araw pa po kayong magwi-wish. Pwede rin po yan, mga bossing, basta importante, mauubos po yung inyong kandila. At kagaya na lagi kong nababanggit, sa usapin ng kandila, mga bossing, yan po ay kailangan bago nyo sisindihan ang kandila, mag-uukol ka muna ng panalangin. Panalangin na walang gamit ng sana, direct to the point na. Pagtapos na inyong pag-wish, yun, sisindihan nyo na po inyong kandila at kailangan magsisindi po siya kaagad. At pagkatapos po nito, mga bossing, kapag po naubos na yung inyong kandila, mainam po ito, mga bossing, ay... Pwede nyo po itong tahian sa isang kulay puting tela or kaya po ay dilaw na tela or kaya red na tela. Pagkatapos, pwede nyo po itong isabit sa inyo pong main door para sa buong pamilya or kaya ay pwede nyo rin po itong iipit sa ilalim ng inyong unan. Basta tahian nyo lamang po siya, mga bossing, para po hindi kumalat yung inyong kandilang pinagtunawan at ganun din po hindi madurog yung papel ng mga kahilingan. Pwede nyo po siyang tahian at ilagay nyo po siya dyan. At kayo po mismo magugulat sa mga magaganap kung lagi-lagi may pag-aaway na nagaganap sa inyo. Tutulungan po kayo niyang inyong ginawang po niyan para po mabago ang lahat. Kasi yan po ay isa rin sa akin po mga ginawa dahil kagaya ng nababanggit ko sa inyo po ay dati po ay talagang nagkanda windang-windang at talagang sobrang pag-aaway ang mga naganap na talagang halos magkanya-kanya na dahil nga po sa araw-araw, away-away, pagising away, bago matulog away, pagising away, panay ganun na lang ang nagaganap. At ako po ay nag-focus sa ganyan kahit hindi ko inaasahan, kahit hindi ko baguhin sa akin sarili, kusa po itong naganap ng pagbabago. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing! Alala lamang mga bossing, ang mga ganito pamamaraan na hindi dapat ipinagsasabi. Hayaan nyo na kusang tumalab po ito at magulat na lang kayo sa mga nagaganap. Once na may nakaalam po nito, maaaring maging baliwala po ang inyo pong mga ginawa or kaya po ay matatagalan bago ito po ay tumalab. Yun lang po guys, salamat po!